What's up mga katukaan at magandang umaga sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon mga katukaan, nag-repair po kami sa aming Azolla pan kasi nga yung ating trapal na nagamit nung una is ano po, na short po sa ano, sa height yung ating Azolla na ano, na trapal. So ngayon binilhan na po na natin ng 12 feet ang lapad yung ating trapal na nabili at saka makapal po ito. 250 lang po yung metros ng trapal na ating nabili. Kaya sa ngayon po, i-transfer na natin yung lupa na ating last na trapal na ating nagamit. So ito yung ano, mga katukan. So yan po yung unang trapal na ating nagamit. Siniminto po natin to, yung ating base ng ating lalagyan ng trapal, pero nung una kasi yung ating semento eh na ano, na crack kasi nga hindi masyadong na ano to, na ayos ng pagkagawa. So kaya ngayon nilagyan na lang natin ng trapal para madali lang pong ano, i-transfer yung mga ano dito kasi nga trapal lang. So kapag magsisira na naman, so i-change lang natin yung ano, trapal. Bili lang tayo ng bago at saka gaganituhin lang natin upang, so kasing itong trapal na nabili natin makapal po to. So yung trapal na to is ano po, yan, makapal pong trapal na to. Kaya ito po yung ating binili upang maglulong last. Matagal po yung lifespan ng trapal, basta hindi lang po ito maapakan or maano, palaging magalaw. So yun mga katukaan, yan kanilang, ito kasi yung una natin na trapal na ginamit, so kaya i-transfer yan nila papunta dito sa ating bagong trapal. So ito mga katukaan, yan, lalagyan lang yan natin sa ng drainage. Yan, may drainage na sana to yung ating simento, pero trapal na yung ating ginamit, so yung drainage na ating ilalagay dyan na lang sa ano. Yan, bubutasan lang natin yan mamaya pag natapos nilang matransfer yung lupa. So, yan mga katukaan, yan po yung ating Azolla pan. Sayang kasi yung ano nito, yung space na ating nagawa ng Azolla, so kaya ginamit talaga natin tong ano, yung Azolla pan. So kaya mga katukaan, yan, pwede na mga ano eh, maalsa ninyo eh, yan na lang, ihulog rin dahan, ganam siguro na bugat po, bugat mo lang igit yan po yung ating Azolla pan. Kasi magsisilbi po itong alternative sa ating mga manok. Makasave po tayo kapag may ganitong mga halaman tayo na binubuhay dito sa ating manukan. Kaya dapat mapanuri po tayo, mapagmatsyag, matanglawin upang ano po, makatipid. Makaless tayo sa gastusin sa ating mga manok kasi grabe yung ano, yung gastos dito sa manukan kapag walang mga alternative na pagkain. So yan po silang Aljun at saka si Bukmay, nagtutulungan po sila ngayon para sa pag-transfer ng lupa dito sa ating ginawang pond. So matagal na tong pond na to, so nasa 1 year na po tong pond na to dito sa atin. So sayang din naman kung hindi natin gagamitin. Yan, nalagyan pa natin to ng tubig. Yan po, upang hanggang sa mano, mapuno. Saka yung lupa na ating nilagay dyan, atin lang yung iano, i-scatter upang magpupuno lang tayo ng lupa kung kukulangin to. So yan, trapal na yan, gagamitin lang natin yan pang atip sa ating mga Azolla. Yan, dalinisan lang yan natin. Sayang din naman. So
So, yung kabila mga katukaan, yung pan na yun, i-re-repair lang namin yan. So, yan mga katukaan, yan yung ginagawa ni Bokmay ngayon. Yan, kinakaykay niya po para ma ano po yung mga portion na walang mga lupa. Yan, nilagay niya yung iba. Bok, hinay lang Bok. Yan, gisi na. Ngayon, rabi lang kagsuri. Suri rin yung ingon, wala na, nagisi na. Baga, ano? Baga, baga. Gisi na lang, yung baga. Eh, basa-basa mag-gisi ni. Mm-hmm. Tumutubo na po yung ating malunggay na ating itinanim. Yan po yung kagandahan ng ating malunggay. Mga katukan is nabuhay po sila lahat halos. Yan. Yan po. So, ito po ay magiging ating alternative din na pagkain para sa ating mga manok. Lalagay natin ito sa kanila kasi masustansya po yung malunggay. Tsaka yung tawag nila dito is ano po, King of Herbs. Yan yung mga sibol na naman, Madre de Agua. Yan. May ano rin tayo dito, may tawag nito, kalabo. Yan. Bigayan natin sa mga manok na may halak at saka sipon. Yung kalabo, maganda pong ano yan. Na alternative sa mga may sakit. Yan po, yung ating malunggay dito, buhay na po yan. Yan, may sumasalinsing na po ng mga dahon. Yan po, saka doon sa ano, kabila. Sinsya na po, masyadong madumi po yung ating manukan ngayon kasi nga yung aso natin, pinakawalan niya natin paggabi dito sa ating manukan para magsilbing bantay sa mga predators. Kaya yan, malunggay natin sa ating bakuran. Yan po, nilalagay po natin to dito sa ating bakod upang ano, magsilbi rin at madami pa tayong malunggay. Pararamihin pa yan natin, yung ating mga malunggay. Yan. Ang malunggay po ating nilagay dito. Yan. Buhay po yan lahat, halos. Kukuha na po tayo dito kapag malaki na yan sila. Yan po. Yung malunggay. Ganda po ng ating mga malunggay. Mga tataba. Yan po mga katukaan. So dapat kasi kapag maganito yung ano natin, dapat mas marami talaga tayong mga alternative na pagkain para sa ating mga manok para rin ano, healthy sila palagi. May makain sila ng mga birabok. Makin terpal. Makin. Ngayon mga katukaan, kami na lang inyo para po sa ating sa kabilang tindahan po natin doon sa ano, sa sentro. Mumuha po kami ng ano, ng butong na hindi po yung ano. Oh, kana. Yan. Para po sa ano to, halo-halo namin doon sa aming kabilang tindahan. Yan, nanguha po kami ng ating ano. Yan ni Bok, kinilang ribok o. Oh. Lingod pa. Nagkunek ka na yun, kitamar na yun. Nagkabuk turo. Ayaw Bok, bata pa Bok. Sunod pa na. Nahikuan rin ka Bok, unum. Di, kana yung pikas dyan, kana yun. Kana, mungi na. Ayun ang pikas. Adi na, kundito. Oh. Nagkuha mo yan agapon. So yan po, mababa na po si Boknoy. Paghinay ah. Kinain ng ating mga manok yung ating biniyak na niyog. Kaon mo daw ng manok? Kain. Kasi mga ano pa po to. Mga
kasi ito masyadong lahing or sige tawag sa Tagalog yan ang tiguang na nga tiguang na nga matanda na lubi matanda na niyog or bata na niyog ilang taon na to yan kumakain hindi yung niyog yan po kukunin po namin yan sa kabila yan malalaki po yan maganda po ano yan pang halo halo special yan. So yan po yung ano natin, bibigyan po natin yan siya ng 3 piso yung kada ano po, kada itlog, ay itlog, yung ulo niya itlog, pero yung ano, yung nyug, kada nyug pala. Sabot kay kagahay ng putong ba? Ah, da. Sige po, birada, birada kapsul. Yan po yung next project namin, itong 5 piraso of 6 na piraso na bunga ng niyog. Yan. Mok, pwede lang siguro na ganon. Tuyokon. Eh, hassle kayo rin sa ubos dyan. Kapag isa pagbunga. Ubo raman na. Eh, ay. Oh, hindi kat-kata. Ikaw may... Hmm. Sa'yo lang ko po, nasa ubos. Oh, mo gan eh. Pag-rilak ka sa ubos. Hindi lang ka sa ubos. Pag-rilak ka ni Putro dahil. Para makatamag ka. Sige daw, sige daw. Okay, ang karami. Yan po mga katukaan yung kagandahan dito. May sarili po kami nyo dito sa aming manukan. So kaya ginagamit po namin yan pang ano, pang halo-halo para doon. Ito po ating ibibenta sa ating munting resto. Ito kasi natin ilalagay sa ano, sa buko. Yan po yung ibibenta natin doon sa ating tindahan. Kasi itong ating mga manok na nandito mga katukaan, gagawin po natin to silang ating isupply doon sa ating tindahan. Ito yung native chicken na inasal, so paparamihin natin yung ating mga manok para makaluto nito. Papakita po natin sa inyo kung ano yung plano natin para sa ating mga manok, bakit tayo nagpaparami dito. Kasi may tindahan po tayo doon sa sentro, sa Piña Plata po. Yan po mga katukaan, Testaments po yung ating pangalan sa ating tindahan. Yan, ito po yung ating isusupply doon para sa ating ano meat para sa mga barbecue or mga inasal na mga manok. Kasi masarap kasi yung ano meat ng native na mga manok. Kaya... Ano lang doon? Wala nitiin sa palingki. Wala. Oh, yan. Iba nandun sa ano, dulo. Iba na kumakain pa dito. Bok, kung ano yung sarili? So, ito na po yung ano, kalabasan mga katukaan. Itong ating trapal na pan ng azola. So, ito po, yan. Lagyan po natin ng net upang hindi talaga mapuntahan ng mga palaka. Kasi dito kasi sila nang
namumuhay, mga tadpoles dito po namumuhay. So sila rin po yung kumakain ng ating mga azula. Yan. Lagyan po natin ng net upang hindi rin ma yan yung drainage. Lagyan niya na yun dyan ang drainage upang na diretso na po yung tubig doon sa kabila sa ating drainage. Yan, yan lang po. Sa kabila na naman mga katukaan, yan yan, may trapal na po tayong nabili. So 8 meters po yung doon, napakalaki po ng trapal na kailangan. Yan po yung pinili kanina. So nasa 2k po yung gastos natin dyan sa trapal kasi 8 meters, so every 1 meter is 250 po. Yan po yung katukaan. Yan, abunuhan lang po natin to ng siguro chicken dung doon sa ating mga sisiyo na mga ipot. Yan, ilalagay natin dito upang mas tataba yung ating azule or sa pond ng ating mga tilapia. Yan po po yung ating azula pond sa kabila mga katupahan yung isang saka isang dito mas malaki po to ating ginawang azula pond yung kabila. So ito po may semento po ito. So, ang hirap kasi kapag simentado mga katukaan, napakalaking gastos. So ito na lang po yung ginawa namin. At saka yung semento may leaking na po kasi matagal po natin itong nalagyan ng tubig. So ngayon dito na lang sa ating trapal. Ayan, binili natin ito sa halagang 2,000 pesos yung ating 8 meters na trapal kasi 250 po yung presyo nito doon. So ito po mga katukaan, yan yung kabila na pond. Yan ito. So bali dalawa yung ating inilagay dito kasi nga hindi kasya sa isang yung lapad ng ating pond, kaya ginawa natin ganito upang magkakasya po yung ating trapal. Yan yung kabila, hindi pa nalagyan ng tubig kasi hindi pa nandikit doon sa kabila rin. Lagyan natin ng concrete nails. Ito, number 4 po yung number ng concrete nails. Yan, lagay natin para dumikit yung kahoy dito sa ating simento. Yan, para rin silbing ma po yung ating yan po yung ating azula pond. Yan, pinarami po natin upang mas makapikid sa pagkain ng ating mga hayop na dito. Yan po, silang Aljun at si Buknoy, sila po yung bumirada nito mga katukaan. Gumawa lang po sila ng kahoy dyan sa grid-grid kasi may maraming mga round timber dyan. Ito, ginawa namin kanina para hindi na masyadong makabili tayo ng kahoy. Yan, yung mga tira-tira natin ng mga kahoy ang gamit natin. So yun po ang mga katukaan, yung buko. Yan po kasi kinakatch lang po namin yung buko kasi po para hindi po madamage yung buko natin, hindi mabiyak, para mas malinis pagka pagka hulog, hindi siya mabugbog yung yung buko natin dito sa ating hanggan. So yun lang po mga katukaan. Bye mga katukaan, and then bless po sa inyo. Bye bye. Maraming salamat Kenji's Gaming, Wash Out Loads, at saka kay Sir Douglas taga Bukidnon, Giovanni Baterna, Wash Out, at saka si Benjo Lasta. Thank you pre.